Hi guys! Welcome back po dito sa ating YouTube channel. So sa video na to guys, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga requirements na kailangan nyo pag mag-open kayo ng bank account sa CTBC Bank dito sa Taiwan. At ayun, shout out nga po pala sa mga kapwa ko OFW na nandito sa Taiwan, especially sa mga caretaker. Ayan, shout out po sa inyong lahat mga kabayan. At yun nga, katulad ng sabi ko, sasabihin ko sa inyo at ituturo ko sa inyo kung ano yung mga requirements na kailangan nyo pag mag-open kayo ng bank account sa CTBC Bank. So, pagpunta nyo dun guys, kailangan syempre naka-prepare na yung inyong mga requirements. Katulad ng ito, unang-una syempre yung ARC, ayan, ARC po. At syempre kailangan valid siya, hindi siya expired. So yon, ito yung number one. Tapos passport, ito po. Syempre ayan, lahat yan kailangan mga valid at hindi pa expired. So yon, ARC at passport. Tapos ito din, hinanap din ito sa aking National Health Insurance o yung health card dito sa Taiwan. So yan guys. So yon. Tapos hinanapan din ako ng TIN ID, pero sabi ko wala akong TIN ID dun sa Pinas. So tinanong ako kung anong ibang ID na pwede kong i-presenta sa kanila. So sabi ko meron ako ditong ID na ito, UMID ID. So okay lang naman to guys, pero unang-unang hahanapin nila is yung TIN number pala guys, ibig kong sabihin. Yun, hinanapan nila ako ng TIN number, pero sabi ko wala ako nun. Kaya ito lang ako meron ako. So tinanggap din naman nila guys. So yun, UMID ID yung binigay ko. Tapos ito din, isa din to sa mga importanting requirements, yung Inchang o yung Chinese name nyo. Ito guys, meron akong vlog na kung saan kayo pwedeng magpagawa nitong Inchang na tinatawag. Ayan, ganito siya. At yun, paki-check na lang guys, ilalagay ko sa description box. At kung magkano to, 50 NT dollars lang siya guys, pero meron ano lang to, ordinary lang siya. Pero okay na to kahit ganito lang. Tapos meron pa ditong mas maganda. Syempre kung gusto nyo mas maganda is I think mga 150 ganun. So ito po yung tinatawag na Inchang. Tapos yun lang yung mga requirements na hinanap sa akin guys. Ito mga to. Tapos kailangan din ng maintaining balance na 1,000 NT dollars. So, yun guys. Ito yung mga kailangan natin dalhin. UMID ID. Tapos, health insurance. Ito nga ARC. Tsaka passport. And then, Inchang. Tsaka yung 1,000 NT dollars. So, yun. And, pagpupunta kayo guys sa CTBC Bank, pagpasok nyo pa lang dun, meron ng mag-a-assist sa inyo. Tapos, kailangan nyong mag-download ng scanner. Kasi, i-scan nyo po yung meron sila ipapa-scan sa inyo doon para yun ang i-scan nyo, tapos makikita nyo doon sa cellphone nyo yung magiging number nyo. Ewan ko lang kung kagaya din sa ibang CTBC Bank na kailangan pa mag-scan, kasi yung iba parang kumukuha ng number pagpasok, diba? Kagaya sa post office, pagpasok mo doon, kukuha, pipindot ka lang doon sa machine nila, lang maglalabas na ng number. So sa CTBC Bank na pinuntahan ko sa Gongquan dito sa malapit sa akin is nag-scan ako doon, meron akong in-scan at doon lalabas yung number. Tapos pag lumabas guys yung number, ayun, hihintayin mo. And pagpasok nyo pa lang guys sa may sa CTBC Bank, may mag-a-assist na po doon sa inyo at mayroon sa inyong mga papipil upan doon. Mababait naman yung mga staff ng CTBC Bank. Han sa inyo yung papel doon na about lang dito, about sa mga details na kailangan ibigay. Tapos after nun guys, ayun, pipila na po kayo sa counter. Hihintayin niyo yung tawagin yung number niyo. And sa counter, bibigay niyo yung papel na pinil upan niyo, tapos kasama yung ID. At pag nandoon na kayo sa counter or sa harap ng magi-interview sa inyo para mag-open ng bank account, kailangan nila sagutin, tapos pipirma kayo ng mga kailangan nila, mga ipapapirma nila sa inyo. Tapos may mga iba pang tinanong sa akin kung ano yung pangalan nung agency ko dito sa Taiwan, kung anong pangalan ng alaga ko, kung ano yung trabaho ko dito. Tapos may tinanong din sa akin kung yung ilalagay ko ba dito sa bank account ko is yung salary ko. So, yun lang naman guys. Tapos,
pipicturan ka. Ayun, pipicturan kayo. Tapos, pag meron ka ng passbook, ito na nga pala yung passbook nila, guys. Ito. Yan. Ito yung passbook. Ito yung passbook ng CTBC Bank, guys. Ayan. Ayan. So, ayan yung aking pangalan. Ayan yung aking pangalan, guys. Tapos, medyo lag ka problema nga lang dito sa first name ko, sa given name ko. Kasi, imbis na L, E yung nailagay. Pero, naayos ko naman na to. Sinabi ko na kaagad dun. So, naayos naman na. Wala nang problema, guys. So, ayan. Ayan yung passbook. Deposit passbook. Ayan. Tapos, yung ATM naman nila, guys. Ayan. Ito yung lagayan. Kulay blue. Tapos, may mga nakasulat-sulat dyan. Ayan, mga number. CTBC Bank. Ayan, kalagay dyan. Tapos, ito yung ATM, guys. Sa harap noon, habang ni-interview ko, or dun sa counter, meron na mga picture doon ng mga ATM. So, pwede kayong mamili ng anong kulay ang gusto nyo. So, ako, kulay white at ganitong design yung napili ko. Ayan. Meron doon ako nakita una, kulay pink, pero ano lang siya, parang simple lang siya, pink. Pero hindi ko nagustuhan, kaya pinapalitan ko ng ganitong style. Ayan. Meron siyang picture ng Chiang Kai-shek. Ayan. Meron ding line points. Ayan, mga ganyan. Tapos nakalagay dyan. Tapos, ayun. Pagkatapos na nun, guys, so okay na, wala nang problema. I-interview, after nung mga interview, yung pagpipirma, at nasa inyo na yung passbook at ATM nyo, isasabay na rin nila itong ibigay sa inyo, yung eto. Eto, guys, bibigyan nila kayo ng ganito. Eto, guys, nakalagay dito is yung para makapag-open kayo online kaagad. Yun nga, tsaka nga pala, guys, saglit lang makukuha nyo na kaagad yung passbook at tsaka ATM nyo. So, ayun, ako nakuha ko kaagad. So, mga isang oras na pinakamatagal kung nandun ako. Kung hindi siguro nagkaroon ng problema sa aking pangalan, baka mas mabilis pa sa 1 hour or kulang 1 hour lang. So, kasi nagkaroon ng problema dito sa first name ko. Tapos yon. Tapos ibibigay na rin nalito, guys, para makapag-open ka ng online banking, para magamit mo yung app ng CTBC Bank sa cellphone mo or yung online app nila. So, ayun, ibibigay nila sa ito, yan, ganyan. So, confidential to, guys, syempre. Pero ang nakalagay dito is yung ID number mo, tapos yung user ID, tsaka yung password. Kasi, yun yung kailangan pag gumamit ka ng online banking. So, ito nga pala yung online banking nila, guys. Ewan ko kung nakikita nyo. Ayan. 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 Ang nakalagay dito, home bank. Ayan. We are family, sabi dyan. Tapos yan. Pagda-downloading nila kayo nyan, tapos yun nga, ibibigay nila sa ito. Tapos, nakalagay dito yung yun, yung ID number mo para makapag-ano ka. Pero ito, guys, pwede nyo itong palitan para magamit nyo yung inyong app ng CTBC Bank. Papalitan din nyo to, yung user ID nyo at saka yung password nyo. So, yun. At na, ayun, nagagamit ko na siya dito, guys, sa ano ko, sa may cellphone ko. So, yun. Kapag may problema kayo, ang tip ko lang sa mga gagawa ng or magda-download ng app na CTBC Bank, habang nandun kayo, gawin nyo na kaagad do, palitan nyo na kaagad doon para in just in case na magkaroon ng problema, hindi nyo ma-open or hindi kayo makapag register, pwede nyo tanungin sa kanila, pwede kayo humingi ng tulong. So yun nga po, mabilis lang siya, guys, sobrang bilis lang. Ayun, magkakaroon ka na ng passbook at saka ATM Visa. At eto nga pala, guys, pwede itong magamit, yung ATM Visa, pwede itong magamit sa, ano, sa Pinas. So, ang ano naman doon, dito sa Taiwan, pag ginagamit mo to, 6-digit number yung kailangan mo. Pero pag sa Pinas mo ginamit to, 4-digit number. So, meron doon, ano, yung
parang maliit na pindutan, dun nilalagay yung mga password yun. So, ipipindot ka na din dun ng 6-digit number mo, yung password mo dito sa Taiwan, tapos yung password mo na 4-digit pag ginamit mo naman ito sa Pinas. Kasi visa card to guys, so, pwede itong gamitin kahit saan, basta may nakatatak siyang visa. Kaso nga lang, medyo mahal yata yung ano doon, yung charge pag sa Pinas ka nag-withdraw. So dito, pag sa 7-Eleven, ganun wala siyang bayad. So yun guys, at sa mga gustong mag-open ng bank account dyan sa CTBC Bank, sana nakatulong po itong video ko na ito sa inyo. So yun, sana na wala na akong nakalimutan, sana na ipaliwanag ko po ng maayos sa inyo. Maraming salamat guys, at sana nakatulong po itong aking video. So hanggang dito na lang, at kita-kita po tayo sa aking next video. Bye!